Mayor Jose Carlos Karin ng Baybay City sa Leyte. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, Noli. Opo, opo. Ay, kumpirmado ba ho itong sinasabing 20 ang namatay sa landslide dyan sa Baybay? Meron po tayong number of landslide dito. Po. So, marami yung mga landslide. Hindi inaasahang landslide eh ngayon nangyari. No. Tapos maraming barangay apektado, no. Meron tayo sa barangay Kanipa. Okay. Merong 5 missing, no. Inaano pa rin i-retrieve pero hindi kaya dahil maulan. Hanggang ngayon hindi po maalis. Umuulan pa rin. Dito, eh. Umuulan pa rin at wow. Ganun pa rin yung intensity. Parang tumigil yung bagyo dito sa ano eh sa area namin. Tapos meron ring isa sa barangay Bunga. May 5 bahay naman na natabunan. Ang missing doon more or less daw 20. Kasi tapos may isang nakuha ng katawan, no? Opo. Tapos meron ring isang barangay sa Mailhi. Meron ang nakuha doon na 14 ano casualties pero 14. May nahanap pa raw 6. Oho. Pero so, confirmado na ho yung 14. Oh, confirm na 'yon. Ayun. Confirm na. So ilang pa ho hinahanap? May 6 pa doon sa area anim na 'yon. Okay. Tapos dito yung pinakamalaking landslide halos buong barangay natabunan. Oho. Kasi ang reporto kasi ng NDRRMC ay hindi para official yung mga namatay pero kinokumpirma na ho ninyo. Oh, may ano na na pull out na yung 14 na bangkay. Katawan. Oo. Oh, tapos itong 6 ang sabi ng mga kamag-anak nandun din daw, hindi lang makuha. Oo. Pero malaki ho ba yung area, Mayor? Ano eh doon sa barangay Mailhi, may mga katabi rin nag-landslide. Ah, dami pala. Kaya, oh, kasi itong Baybay talagang mountain off. Oh, baka matataas ang bukid. Oho, oh, oho. Hindi na kayanan yung saturation ng tubig. Ay, ano ho nang papatagal sa rescue, Mayor? Pasabulo ba ang madaan? Oh, pinipilit talaga nila pero delikado rin. Ayun, delikadong delikado talaga. Nakamobilize na yung mga equipment, ready na lahat. Andiyan na yung Bureau of Fire, PNP, pati Army, saka yung local natin na ano, BRM, ready na. Kaya lang, yun nga, hindi pa makagalaw. Hanggang ngayon, malakas pang ulan eh. Ay, ganun? Saka swollen pa yung mga rivers. Pero yung isa yung malaking landslide talaga, yung sa barangay Cantagnos. Halos buong barangay. Cantagnos, oho. Oh, tapos yun ang doon kami naka-concentrate ngayon dahil maraming survivors. Kasi nung landslide na 2 beses na landslide eh. May maliit na landslide so nakatakbo pa yung mga tao. Bago sinundan ng isang malaking landslide na tumabo na sa buong barangay. Anong oras ho nangyari mga landslide, Mayor? Ano, noong April 10 ng gabi. Gabi? Oo. Yung sa Bunga, gabi yun. Kay Bunga. Tapos yung sa Cantagnos, madaling araw. Ay, dami. So, okay. So, meron pa hong hinahanap na hindi pa nakukuha? Maraming hinahanap doon sa barangay Cantagnos. Kasi meron tayong ano doon eh. 210 households eh. Yun, natabunan lahat yun? Yung buong barangay, natabunan. Wow. Nung kalaki? Pero nakatakbo yung iba dahil nung unang landslide, maliit lang. Oh. So nakatakbo. Oho. Hanggang, pati yung mga barangay official kasi sila ang tumulong eh. Oho. Naabutan daw. Naabutan din. Naku. Yung kapitan nakaligtas, pero Montecren. Oho. Pero yung mga tanod niya, naabutan. Mhm. Nakusus Maria. Naabutan. Okay. Okay, so, ngayon yung mga sugatan. Kahapon pa nag kahapon kaagad tinitreat sila sa ospital. Sa ospital. Hanggang ngayon madaling araw may dumating pa.
kanina nga madaling araw, buntis daw eh. Opo. Dumating tatlo sila. Opo. Anyway, tumutulong naman yung mga kapitbahay natin na mga bayan. Bayan, kapitbayan. Okay. Oo. Padala ng mga doktor, gamot. Okay. Saka mga nurses. Aha. Mayor, salamat po. Salamat po sa impormasyon at ingat po, ingat. Sige, salamat. Thank you po, salamat. Thank you po. Thank you po. Salamat, Loli. Si Mayor Jose Carlos Cari ng Baybay City, Leyte. Grabe, ano?